Isa sa mga matagumpay na adhikain ng panahon ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ay ang programa ng agrikultura. Higit pa sa mga infrastrukturang naipagawa ay ang kabuuang sistema para sa ating mga magsasaka. Pinatatag ng pamahalaang Marcos ang programang libreng patubig para sa mga magsasaka. Mahigit doble ang linaki ng mga lupaing kabilang sa libreng patubig ng gobyerno. Mula 600,000 hectares noong 1965 ay umabot ito ng 1.3 million hectares noong 1980. Ito ay naging pundasyon upang ilunsad ang Masagana 99 program noong 1973, kung saan ang Pilipinas ay naging self-sufficient sa bigas at nagkaroon pa ng kakayahang makapag-export sa mga ibang bansa. Ang IRI, or International Rice Research Institute, ay naging susi rin upang marating ito. Maraming pag-aaral at pagsusuri ang pinondohan ng gobyerno upang masigurong epektibo at masagana ang ani ng mga magsasaka. Matapos ang produksyon, kasama sa sistema ang maayos na distribusyon. Naitatag ang NFA o National Food Authority upang ma-stabilize ang presyo ng bilihin kasama na ang bigas. Maaalalang tinaguyod rin ang mga FTI or Food Terminal Incorporated na siyang nagiging bagsakan ng mga produktong pang-agrikultura. Ang kasama sa DIWA program naman o KADIWA ay itinatag noong 1968 at nagkaroon ng 252 KADIWA centers o rolling stores upang mailapit ang mga subsidized food items sa mga nasa rural areas o kaya namay sa mahihirap. Noong 1980, dahil umabot ng 90 kavans per hectare mula 30 kavans, ang ani ng mga magsasaka naging triple at kung minsay apat na beses pa ang iniangat ng kita ng bawat magsasaka. Isang buong sistema ng agrikultura na saklaw ang pag-aaral, produksyon at distribusyon ng mga ani.